Huwag kalimutan mag-subscribe, hit ang like at notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong upload. Sumabay sa araling panlipunan, ihanda ang isipan sa ating talakayan sa Panatics. Unlimited ang knowledge. Alright, that's right. Halina tunghayan talakayang kapakipakinabang, bagong kaalaman sa araling panlipunan sa Panatics. Unlimited ang knowledge sa Panatics. Isang magandang araw sa ating mga minamahal na mag-aral mula sa ikasyam na baitan. Ito ang inyong para lang panghimpapawid sa araling panlipunan. Panatics. Limited ang knowledge. Ako ang inyong lingkod, Teacher Leo, mula sa Quezon Panitian National High School. Ako ang inyong makakasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Maligayang pakikinig at maalam na araw, mga ginigiliw naming mga mag-aaral. Kumusta, mga ginigiliw naming mag-aaral? Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Kung gayon, maaari na kayong pumwesto sa inyong pinakakomportabling lugar sa loob ng inyong tahanan. Nakapagmeryenda na ba kayo? Naniniwala ako na masigit kayong matututo kapag may laman ang tiyan at handa kayo sa araw na ito. Tama ba ako? Alright! That's alright! Tama! Masigit na magiging masigla ang isip at katawan kapag kumakain tayo ng masusustansyang pagkain sa tamang oras. Sabayan niyo ako sa aking sasabihin bilang paghahanda sa pakikinig. Kami, ang mga makabagong henerasyong tutugon sa bagong normal na edukasyon. Sa puntong ito, maring kunin at ilabas ang iyong module para sa ating ikatlong aralin ngayong ikatlong quarter. Okay, let's go! Ang paksang ating pag-aaralan ay tungkol sa pamamaraan at kalagaan ng pagsukat ng pambansang kita. Uulitin ko, ang paksang ating pag-aaralan ay tungkol sa pamamaraan at kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita. Dahil ito ang ikatlong module sa araling panlipunan, meron akong katanungan tungkol sa inyong pinag-aralan na may kaugnayan sa natutunan mo sa ikalawang module na ating tinalakay. Maaaring ninyong sagutan ang balikan natin sa pahina 6 ng inyong hawak na module. Pagbibigyan ko kayong gawin ito sa loob lamang ng 1 minuto. Magbabalik ang programang Panatics makalipas ang Panatics Trivia of the Day. Panatics Trivia of the Day. Alam nyo ba na ang Kagawaran ng Kalakal at Industriya ng Pilipinas o Department of Trade and Industry o DTI ay isang kagawaran ng sangay tagapagpaganap ng pamahalaan ng Pilipinas? Na hinataasang palawigin ang kalakalan at industriya sa Pilipinas sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagong hanap buhay at magtaas sa kinikita ng mga Pilipino. Aha! Yan ang ating trivia of the day. Nakikinig ka na nga, may natutunan ka pa. Dito lang sa Panatics, Unlimited ang Knowledge. Binabati ko kayo sapagkat nasagutan ninyo ang gawain. Nasubukan ang inyong sariling pag-unawa sa pagsagot sa angkop na konsepto tungkol sa pambansang ekonomiya. Ngayon ay subukin muna natin ang inyong kalaman tungkol sa paksa sa pamamagitan ng paunang pagtataya. Meron akong 5 katanungan na inihanda para sa inyo.
Ang gagawin nyo lamang ay sulat ang titik ng tamang sagot sa inyong mga kwaderno. Okay, let's go! Ihanda ang mga kagamitan at ang inyong kaisipan sa pagsisimula ng pagtataya. Maaari mong sundan ang tanong sa inyong hawak na module mula sa pahina 1 hanggang 2. Narito ang unang katanungan. Anong pamamaraan ng pagsukat ng gross national income ang napakabilang ang sahod ng mga manggagawa? Anong pamamaraan ng pagsukat ng gain ay napabibilang ang sahod ng mga manggagawa? Narito ang mga maaring sagot. A. Paraan batay sa kita. B. Paraan batay sa pinagmulang industriya. C. Paraan batay sa paggasta. D. Paraan batay sa produkto. A. Paraan batay sa kita. B. Paraan batay sa pinagmulang industriya. C. Paraan batay sa paggasta. D. Paraan batay sa produkto. Ikalawang tanong. Ano ang tawag sa kabuuang pampamilihang halaga ng lahat ng tapos na produkto at serbisyo na ginagawa sa loob ng isang takdang panahon sa loob ng isang bansa? Ano ang tawag sa kabuuang pampamilihang halaga ng lahat ng tapos na produkto at serbisyo na ginawa sa loob ng isang takdang panahon sa loob ng isang bansa? A. Gross domestic product. B. Gross national income. C. Gross national accounting. D. Gross domestic accounting. A. Gross domestic product. B. Gross national income. C. Gross national accounting. D. Gross domestic accounting. Ikatlong tanong. Alin sa sumusunod ang tumutukoy sa kabuuang pampamilihang halaga sa lahat ng mga nabuong produkto at serbisyo na nagawa ng mga mamamayan ng isang bansa? Alin sa sumusunod ang tumutukoy sa kabuuang pampamilihang halaga ng lahat ng nabuong produkto at serbisyo na nagawa ng mga mamamayan ng isang bansa? A. Gross domestic product. B. Gross national income. C. Gross national accounting. D. Gross domestic accounting. A. Gross domestic product. B. Gross national income. C. Gross national accounting. D. Gross domestic accounting. Ipahinga muna ang isip bago ko basahin ang ika-apat na katanungan. Alin sa sumusunod ang pangunahing economic indicators upang masukat ang pambansang kita? Alin sa sumusunod ang pangunahing economic indicators upang masukat ang pambansang kita? A. GNI at GNP. B. GNP at GNI. C. GNI at GDP. D. GDP at GNA. A. GNI at GNP. B. GNP at GNI. C. GNI at GDP. D. GDP at GNA. Panguling katanungan. Alin sa sumusunod ang hindi ginagamit na paraan ng pagsukat sa gross national income? Alin sa sumusunod ang hindi ginagamit na paraan ng pagsukat sa gross national income? Narito ang inyong mga pagpipiliang sagot. A. Expenditure approach. B. Economic freedom approach. C. Industrial origin value added approach. D. Income approach. A. Expenditure approach. B. Economic freedom approach. C. Industrial origin value added approach. D. Income approach. Alam kong naintindihan at nasagot ninyo ang ating mga naging katanungan.
kami naman ay ating alamin kung tama nga ba ang inyong mga isinulat na sagot sa bawat bilang. Lagyan ng check ang bilang kung tama ang inyong isinulat na letra. At lagyan naman ng X kung mali naman ang inyong isinulat na letrang sagot. Para sa unang tanong, ang tamang sagot ay letrang A. Sa ikalawa naman ay letrang A. Sa katlo ay letrang B. Sa ikaapat ay letrang C. At ang sagot sa uling bilang ay letrang B. Ilan ang inyong nakuhang puntos sa ating ginawang pagwawasto? Mahusay! Binabati ko kayo sa pagtatapos ng ating unang pagsubok. Binabati ko si Randy Muyud ng Grade 9 Diamond na nakakuha ng tamang sagot sa ating Apanatics Unlimited ang Knowledge Question of the Day sa ating Module 2, Week 2. Binabati ko kayo dahil nasagutan ninyo ang ating paunang pagtataya. Huwag kayong mag-alala kung hindi nyo ito nasagot ng tama dahil masasagot yan sa pagpapatuloy ng ating aralin. Alright, that's alright. Sa ating unang naging pagtataya, nais lamang namin alamin kung may paunang kalaman na ba kayo para sa ating magiging aralin. At kung may mga hindi kayo naiintindihan, ay atin ito siyang mabibigyang linaw sa mga susunod na gawain. Ngayon naman ay sabay-sabay natin subaybayan ang ating mga susunod pang gawain. Handa na ba kayo? Sa ilang sandit na lamang ay ibabagi ko na sa inyo ang ating aralin sa ikatlong module ngayong ikatlong kwarter. Alam kong handa na kayo sa ating aralin ngayong araw. Nais kong magpakilala sa inyo. Ako si Teacher Leo. Oh yeah! Mula sa Quezon Panitian National High School. Ako ang magatid sa inyo ng kalaman tungkol sa pamamaraan at kahalagahan ng pagsukat ng pambansang ekonomiya. Hina't sumabay sa araling panlipunan. Ihanda ang isipan sa ating talakyan sa Panatics Unlimited ang knowledge. Alright, that's alright. Halina tunghayan talakayang kapakipakinabang. Bagong kaalaman sa araling panlipunan sa Panatics Unlimited ang knowledge sa Panatics. Isang makaekonomiyang araw mga mag-aaral sa ikasyam na baitang. Oh yeah! Ako ang inyong makakasama sa pagtatalakay sa ikatlong module para sa ikatlong kwarter sa Araling Panlipunan 9. Ngayon ay pag-uusapan natin ang pamamaraan at kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita. Sa pagtatapos ng ating talakayan sa araling ito ay masusuri ang pamamaraan at kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita.
kita. Sabihin at sumabay sa araling panlipunan. Ihanda ang isipan sa ating talakyan sa Panatics. Unlimited ang knowledge. Alright, that's alright. Halina tunghayan, talakayang kapakipakinabang. Bagong kaalaman sa araling panlipunan sa Panatics. Unlimited ang knowledge sa Panatics. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang Pilipinas ay gumagamit ng tinatawag na Leading Economic Indicators. Ang ilan sa mga ito ay ang mga number of new businesses, terms of trade index, consumer price index, hotel occupancy rate, wholesale price, electric energy consumption, foreign exchange rate, visitor arrivals, money supply, stock price index, at total merchandise imports. Sa mga nabanggit na indicators, madalas ginagamit ang kabuuang pambansang kita o gross national income sa pagsukat ng kalagayan ng isang bansa. Aha! Ang paraan ng pagsukat ng pambansang kita sa pamamagitan ng GNI ay tinatawag na National Income Accounting. Aha! Ang gross national income na dating tinatawag ding gross national product ay tinatawag sa kabuuang pampamilihang halaga ng mga produkto at serbisyo na nagawa ng mga mamamayan ng isang bansa. Kalimitang sinusukat ang GNI sa bawat quarter o sa loob ng isang taon. Alright, that's alright. Ang GNI ay sinusukat gamit ang salapi ng isang bansa. Ang halaga ng mga tapos o nabuong produkto at serbisyo lamang ang isinasama sa pagkwenta ng gross national income. Aha! Sa pagkwenta ng GNI, hindi ibinibilang ang halaga ng hilaw na sangkap sa proseso ng produksyon upang maiwasan ang duplikasyon sa pagbibilang. Ang gross domestic product naman ay sumusukat sa kabuuang pampamilihang halaga ng lahat ng tapos na produkto at serbisyo na ginawa sa loob ng isang takdang panahon sa loob ng isang bansa. Aha! Ibig sabihin, lahat ng mga salik ng produksyon ginamit upang mabuo ang produkto at serbisyo, maging ito ay pagmamay-ari ng mga dayuhan na matatagpuan sa loob ng bansa ay kasama dito. Halimbawa, ang kita ng dayuhang hinango sa loob ng Pilipinas ay kabilang sa pagsukat ng gross domestic product ng bansa dahil nabuo ito sa loob ng ating bansa. Alright, that's alright. Hindi naman ibinibilang sa gross national income ng ating bansa ang kinita ng mga nabanggit na dayuhan dahil hindi naman sila mga mamamayan ng bansa. Aha! Sa kabilang banda, ang kinita ng mga dayuhan ito sa Pilipinas ay isinasama sa pagkwenta ng gross national income ng kanilang bansa. Alright, that's alright. Halimbawa, ang kinita ng mga overseas Filipino workers na nagtrabaho sa Singapore ay binibilang sa pagkwenta ng gross domestic income ng bansang Singapore. Aha! Ngunit
hindi kabilang sa gross national income ng bansang ito. Salip, ang kinita ng naturang OFW ay ibinibilang sa gross national income ng Pilipinas. Alright, that's alright. Ayon kay Villegas at Abola, may tatlong paraan ng pagsukat ng gross national income. Una, pamamaraan batay sa gastos o expenditure approach. Pangalawa, pamamaraan batay sa kita ng sangkap ng produksyon o income approach. Ikatlo, pamamaraan batay sa pinagmulang industriya o industrial origin approach. Dadako tayo ngayon sa paraan batay sa paggasta o mas kilala sa tawag na expenditure approach. Ano nga ba ang expenditure approach? Ang pambansang ekonomiya ay binubuo ng apat na sektor. Sambayan, bahay kalakal, pamahalaan, at panlabas na sektor. Ang pinagkakagastusan ng bawat sektor ay ang mga sumusunod. Una, gastusing personal. Ikalawa, gastusin ng mga namumuhunan. Ikatlo, gastusin ng pamahalaan. Ikaapat, gastusin ng panlabas na sektor. Ikalima, statistical discrepancy. At ikaanim, net factor income from abroad. Una, gastusing personal. Napapaloob dito ang mga gastos ng mga mamayan tulad ng pagkain, damit, paglilibang, serbisyo ng manggugupit ng buhok, at iba pa. Lahat ng gastusin ng mamamayan ay kasama rito. Ikalawa, gastusin ng mga namumuhunan. Kabilang ang mga gastos ng bahay kalakal tulad ng mga gamit sa opisina, ilaw ng materyales para sa produksyon, sahod ng manggagawa, at iba pa. Ikatlo, gastusin ng pamahalaan. Kasama rito ang mga gastusin ng pamahalaan sa pagsasagawa ng mga proyektong panlipunan at iba pang gastusin nito. Ika-apat, gastusin ng panlabas na sektor. Makukuha ito kung ibabawas ang export at import. Ikalima, statistical discrepancy. Ang anumang kakulangan o kalabisan sa pagkwenta na hindi malaman kung saan ibibilang, ito ay nagaganap sapagkat may mga transaksyong hindi sapat ang mapagkukunan ng datos o impormasyon. Panghuli, net factor income from abroad. Tinatawag ding net primary income. Makukuha ito kapag ibinawas ang gastusin ng mga mamayan nasa ibang bansa sa gastos ng dayuhang nasa loob ng bansa. Ikalawang paraan ng pagsukat ng GNI o Gross National Income ay ang paraan batay sa pinagmulang industriya o Industrial Origin Value Added Approach. Aha! Sa paraang batay sa pinagmulang industriya, masusukat ang gross domestic product ng bansa kung pagsasamahin ang mga kabuuang halaga ng produksyon ng mga pangunahing industriya ng bansa.
pinapapalooban ito ng sektor ng agrikultura, industriya, at serbisyo. Sa kabilang banda, kung isasama ang net factor income from abroad o net primary income sa komputasyon, masusukat din ito ang gross national income ng bansa. Tatlong paraan ng pagsukat ng gross national income ay paraan batay sa kita o income approach. Ito ay nahati sa apat. Una, sahod ng manggagawa. Ikalawa, net operating surplus. Ikatlo, depresasyon. At ikaapat, bituwirang wis o subsidy. Una, sahod ng manggagawa. Ito ay sahod na ibinabayad sa sambayan mula sa mga bahay kalakal at pamahalaan. Ikalawa, net operating surplus. Tinubo ng mga korporasyong pribado at pagmamayari na pinapatakbo ng pamahalaan at iba pang mga negosyo. Ikatlo, depresasyon. Pagbaba ng halaga ng yamang pisikal, bunga ng pagkaluma ng tuloy-tuloy na paggamit paglipas ng panahon. Ikaapat, bituwirang bis at subsidya. Bituwirang bis, kabilang dito ang sales tax, custom duties, lisensya, at iba pang bituwirang bis. At subsidy, sa laping binabalikat at binayaran ng pamahalaan nang hindi tumanggap ng kapalit na produkto o serbisyo. Isang halimbawa nito ay ang pag-ako ng pamahalaan na tulungan ang mga magsasaka dito sa bayan ng Quezon, lalong-lalo na sa barangay Balikian, na tulungan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng libreng fertilizer. Alright! That's right. Ayon kay Campbell R. McConnell at Stanley Bro sa kanilang economics principle, problems and policy noong 1999, ang kalagaan ng pagsukat sa pambansang kita ay ang mga sumusunod. Una, ang sistema ng pagsukat sa pambansang kita ay nakapagbibigay ng ideya tungkol sa antas ng produksyon ng ekonomiya sa isang partikular na taon at maipapaliwanag kung bakit ganito kalaki o kababa ang produksyon ng bansa. Ikalawa, sa paghahambing ng pambansang kita sa loob ng ilang taon, masusubaybayan natin ang direksyong tinatahak ng ating ekonomiya at malalaman kung may nagaganap na pag-unlad o pagbaba sa kabuuang produksyon ng bansa. Ikatlo, ang nakalap na impormasyon mula sa pambansang kita ang magiging gabay ng mga nagpaplano sa ekonomiya upang bumuo ng mga patakaran at polisiya na makapagpapabuti sa pamumuhay ng mga mamamayan at makapagpapataas ng economic performance ng bansa. Ikaapat, kung walang sistematikong paraan sa pagsukat ng pambansang kita, haka-haka lamang ang magiging basihan nang walang matibay na batayan. Kung gayon, ang datos ay hindi kapanipaniwala. Panghuli, sa pamamagitan ng National Income Accounting, maaaring masukat ang kalusugan ng ekonomiya. Kaya, mahalaga ang pagsukat ng pambansang kita ng ekonomiya dahil nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa kalagayan ng ating ekonomiya. Ito ang pangunahing sukatan ng antas ng pag-unlad ng ating ekonomiya. Alright! That's alright! Yeah!
Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating aralin. Sana'y naunawaan ninyo ang ating naging leksyon tungkol sa pamamaraan at kahalagaan ng pagsukat ng pambansang kita. Ako ang inyong naging guro sa radyo, Teacher Leo. Oh, yeah! Mula sa Quezon Panitian National High School para sa edukasyong panghimpapawid sa Araling Panlipunan 9, Athanatics, Unlimited ang Knowledge. Wow! Kung mayroon kayong nais linawin tungkol sa ating leksyon, ay sasagutin natin iyan mamaya-maya dahil magkakaroon pa rin tayo ng recap ng ating aralin. Maraming salamat mga bilyon naming mag-aral sa paglalaan ng oras sa pakikinig. Naway marami kayong natutunan sa ating aralin. Kaya, kagusayan ang inyong pagsusulit mamaya. Day. Hey, this is Bruno Mars. Hello, it's Katy Perry, and you're listening to 107.7 Ipanahes FM Radio, ang radyo ng mga estudyanteng numero uno. Magandang araw, Barangay Panitian. Magandang araw, Quezon Southern District. At sa lahat ng mga nakikinig sa kanilang mga tahanan, opisina, o sasakyan. Ako po ang inyong lingkod, Nelson A. Garcia, ng Quezon Panitian National High School. Ang inyong kaagapay sa paghahatid ng likalidad na edukasyon sa ating mga kabataan at sa mamamayan ng Barangay Panitian. Dulot ng pandemyang kinaharap ng ating bansa, nagbago din ang mga pamamaraan ng pagtuturo. Ang radio-based instruction ay isa lamang sa mga makabangong pamamaraan ng kagawaran upang maisulong ang edukasyon. Ito na ngayon ang inyong katuwang sa pag-aaral. Inihiling ko po lamang sa inyong lahat, mga minamahal naming mag-aaral, mga magulang, at sa lahat ng ating mamamayan, ang suporta ninyo sa lahat ng mga programang ilulunsad ng ating mga guro dito sa ating mini FM radio station. Sinisiguro natin na walang batang maiiwan. Sama-sama tayo sa pag-abot para sa matagumpay na kinabukasan. Sa pakikipagtulungan nating lahat, makakamit natin ang dekalidad na edukasyon. Halina at sama-sama tayo sa pagsulong nito. Maraming salamat po. Upang ipagpatuloy ang ating talakayan, ating balikan ang mga mahalagang impormasyon na ating kinalakay kanina. Naway marami kayong natutunan mula sa aking pagtatalakay. Hindi lamang tayo nakapulot ng mahalagang impormasyon, nagbigay daan din ang pagtatalakay na ito upang mas lumawak ang ating kalaman tungkol sa pamamaraan at kalagaan ng pagsukat ng pambansang kita. Upang higit nating maunawa ng ating kinalakay, ako ay inyong samahan at muli nating balikan ang talakayan tungkol sa pamamaraan at kalagaan ng pagsukat ng pambansang kita sa pamamagitan ng recap pagkatapos ng isang paalala. Ugaliing makinig sa 107.7 Ipanahes FM Radio, ang radyo ng mga estudyanteng numero uno. Ugaliing magsuot ng face mask, panatilihin ang 1 meter social distancing, takpan ang bibig sa tuwing umuubo, COVID-19 ay labanan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng 107.7 Kipanahis FM Radio. Okay, everybody listen up! More music! All day, every day. Hey, this is Bruno Mars. Hello, it's Katy Perry, and you're listening to 107.7 Kipanahis FM Radio, ang radyo ng mga estudyanteng numero uno. Nagbabalik ang ating programang Edukasyong Panghimpapawid sa Araling Panlipunan. Athanatics, Unlimited ang Knowledge. Wow! Kasamang yung lingkod, Teacher Leo. Oh, yeah! Ipinaliwanag ko sa inyo na ayon sa Philippine Statistics Authority,
ang Pilipinas ay gumagamit ng tinatawag na Leading Economic Indicators. Aha! Ang ilan sa mga ito ay ang Number of New Businesses, Term of Trade Index, Consumer Price Index, Hotel Occupancy Rate, Wholesale Price, Electric Energy Consumption, Foreign Exchange Rate, Visitor Arrivals, Money Supply, Stock Price Index, at Total Merchandise Imports. Nalaman nyo rin na ang Gross National Income na tinatawag ding Gross National Product ay tumutukoy sa kabuuang pampamilihang halaga ng produkto at serbisyo na nagawa ng mga mamamayan ng isang bansa. Alright! That's alright! Kalimitang sinusukat ng GNI sa bawat quarter o sa loob ng isang taon. Wow! Ang GNI ay sinusukat gamit ang salapi ng isang bansa. Sa pagkwenta ng GNI, hindi na ibinibilang ang halaga ng mga ilaw na sangkap sa proseso ng produksyon upang maiwasan ang duplikasyon sa pagbibilang. Aha! Atin ding nalaman na ang Gross Domestic Product ay sumusukat sa kabuuang pampamilihang halaga ng lahat ng tapos na produkto at serbisyo na ginawa sa loob ng isang takdang panahon sa loob ng isang bansa. Aha! Ibig sabihin, lahat ng mga salik ng produksyon ginamit upang mabuo ang produkto at serbisyo, naging ito ay pagmamay-ari ng mga dayuhan na matatagpuan sa loob ng bansa ay kasama dito. Oh yeah! Natutunan rin natin na ayon kay Villegas at Abola, noong 1992, may tatlong paraan ng pagsukat sa Gross National Income. Una, paraan bate sa gastos o expenditure approach. Ikalawa, pamamaraan batay sa kita ng sangkap ng produksyon o income approach. At panghuli, pamamaraan batay sa pinagmulang industriya o industrial origin approach. Nalaman din natin na isa sa sinusukat sa GNI sa paraan batay sa paggasta o expenditure approach ay ang mga sumusunod. Una, gastusing personal. Ikalawa, gastusin ng mga namumuhunan. Ikatlo, gastusin ng pamahalaan. Ikaapat, gastusin ng panlabas na sektor. Ikalima, statistical discrepancy. At ikaanim, net factor income from abroad. Natutunan din natin na isa sa mga sinusukat ng GNI batay sa pinagmulang industriya o industrial origin value-added approach ay kinapapaluban ito ng sektor ng agrikultura, industriya, at serbisyo. Natutunan din natin na isa sa mga sinusukat ng GNI batay sa kita o income approach ay ang mga sumusunod: sahod ng manggagawa, net operating surplus, depresasyon, bituirang buwis, at subsidy. At dyan nagtatapos ang ating recap. Marami ba kayong natutunan sa ating ginawang recap? Magaling! Dahil sa ating naging leksyon sa Himpapawid, nakakalap tayo ng bagong impormasyon at lalong lumawak ang ating kalaman. Ang kalaman na ito ay maaari ninyong ibahagi sa inyong mga kapatid, mga magulang, at mga kaibigan. Maaari nyo ring magamit ang inyong kalaman sa pamamaraan at kalagaan ng pagsukat ng pambansang ekonomiya sa inyong mga susunod pang aralin o di kaya naman magagamit ninyo sa inyong buhay. Alright! That's alright!
ngayon, alam kong mas maraming impormasyon ang inyong nakuha sa ating ginawang recap at alam kong handa na kayo sa susunod nating gawain. Ngayong tapos na ang ating aralin, oras na para supatin ang inyong mga natutunan sa pamamagitan ng panguling pagtataya. Kumuha ng papel at ballpen para sa pagsusulit. Huwag kalimutang isulat ang inyong pangalan, seksyon, at petsa ngayong araw. Isulat ang subject, ang quarter, at bilang ng module sa inyong papel. Handa na ba kayo sa pagsusulit? Kung talagang handa na, ay itabi mo na ang inyong mga notes at handouts. Makinig sa aking panuto. Babasahin ko ng 2 beses ang katanungan. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Tara, simulan na natin. Let the games begin! Narito ang unang katanungan. Anong pamamaraan ng pagsukat ng gross national income ang napapabilang ang sahod ng mga manggagawa? Anong pamamaraan ng pagsukat ng gain ay napabibilang ang sahod ng mga manggagawa? Narito ang mga maaring sagot. A. Paraan batay sa kita. B. Paraan batay sa pinagmulang industriya. C. Paraan batay sa paggasta. D. Paraan batay sa produkto. A. Paraan batay sa kita. B. Paraan batay sa pinagmulang industriya. C. Paraan batay sa paggasta. D. Paraan batay sa produkto. Ikalawang tanong. Ano ang tawag sa kabuuang pampamilihang halaga ng lahat ng tapos na produkto at serbisyo na ginagawa sa loob ng isang takdang panahon sa loob ng isang bansa? Ano ang tawag sa kabuuang pampamilihang halaga ng lahat ng tapos na produkto at serbisyo na ginawa sa loob ng isang takdang panahon sa loob ng isang bansa? A. Gross domestic product. B. Gross national income. C. Gross national accounting. D. Gross domestic accounting. A. Gross domestic product. B. Gross national income. C. Gross national accounting. D. Gross domestic accounting. Ikatlong tanong. Alin sa sumusunod ang tumutukoy sa kabuuang pampamilihang halaga sa lahat ng mga nabuong produkto at serbisyo na nagawa ng mga mamamayan ng isang bansa? Alin sa sumusunod ang tumutukoy sa kabuuang pampamilihang halaga ng lahat ng nabuong produkto at serbisyo na nagawa ng mga mamamayan ng isang bansa? A. Gross domestic product. B. Gross national income. C. Gross national accounting. D. Gross domestic accounting. A. Gross domestic product. B. Gross national income. C. Gross national accounting. D. Gross domestic accounting. Ipahinga muna ang isip bago ko basahin ang ika-apat na katanungan. Alin sa sumusunod ang pangunahing economic indicators upang masukat ang pambansang kita? Alin sa sumusunod ang pangunahing economic indicators upang masukat ang pambansang kita? A. GNI at GNP. B. GNP at GNI. C. GNI at GDP. D. GDP at GNA. A. GNI at GNP. B. GNP at GNI.
GDC, GNI at GDP, D, GDP at GNA. Panguling katanungan, alin sa sumusunod ang hindi ginagamit na paraan ng pagsukat sa gross national income? Alin sa sumusunod ang hindi ginagamit na paraan ng pagsukat sa gross national income? Narito ang inyong mga pagpipiliang sagot. A. Expenditure approach. B. Economic freedom approach. C. Industrial origin value added approach. D. Income approach. A. Expenditure approach. B. Economic freedom approach. C. Industrial origin value added approach. D. Income approach. Diyan nagtatapos sa ating maigsing pagsusulit. Binabati ko kayo dahil napagtagumpay ninyo ang ating huling pagsubok. Nasagutan ba ninyo ang lahat ng mga katanungan? Siguruhing napunan ninyo ang mga puwang na kailangang sagutan, ha? Kung may tanong kayo o nais linawin, maaari kayong tumawag o mag-text sa aking numero o mag-mensahe sa aking Facebook account o sa ating group chat na makikita dyan sa inyong hawak na module. Maaari din kayo magpadala ng inyong mga refleksyon na may kaugnayan sa paksang ating napag-usapan ngayong araw na ito. Ang mapipili ay magkakaroon ng munting gantimpala. Huwag kalimutang ipasa ang inyong mga modules at sagutang papel sa susunod na Biyernes. Ngayon ay magkakaroon tayo ng patimpalak sa aking asignatura. Tatawagin itong Apanatics Question of the Day. Ang gagawin nyo lamang ay sagutan ang aking itatanong sa inyo na may kaugnayan sa ating tinalakay. Pwede nyo itong sagutan sa pamamagitan ng pag-chat sa ating group chat, pag-text o pagtawag sa aking numero o pag-mensahe sa aking Facebook account na makikita dyan sa inyong hawak na module. Tara! Simulan na natin! Hina't sumabay sa araling panlipunan, ihanda ang isipan sa ating talakyan sa Panatics. Unlimited ang knowledge. Alright, that's right. Halina tunghayan, talakayang kapakipakinabang, bagong kaalaman sa araling panlipunan sa Panatics. Unlimited ang knowledge sa Panatics. Narito ang katanungan. Ibigay ang tatlong pamamaraan na ginagamit ng pamahalaan upang masukat ang Gross National Income o GNI. Uulitin ko. Ibigay ang tatlong pamamaraan na ginagamit ng pamahalaan upang masukat ang Gross National Income o GNI. Hina't sumabay sa araling panlipunan, ihanda ang isipan sa ating talakyan sa Panatics. Unlimited ang knowledge. Alright, that's right. Halina tunghayan, talakayang kapakipakinabang, bagong kaalaman sa araling panlipunan sa Panatics. Unlimited ang knowledge sa Panatics. Isang araw naman na puno ng kaalaman ang ating napagtagumpayan. Upang higit na maunawaan pa ninyo ang ating aralin tungkol sa pamamaraan at kalagayan ng pagsukat ng pambansang kita, ay maaaring nung basahin ang pahina bilang 3-5 ng inyong hawak na module sa Araling Panlipunan 9.
na kalagitan dyan ang iyong sanayang gawain sa pahina bilang 7, pagyamanin gawain 2, at isagawa ang aking natutunan sa pahina 8. Maaari nyo rin itong sagutan at gawin upang mas maasa ang iyong galing sa asignaturang Araling Panlipunan at sundan ang aking YouTube channel na Teacher Leo YouTube channel na kung saan doon makikita ang ating mga nakaraan at kasalukuyang aralin sa Araling Panlipunan 9. Maaari nyo rin sundan ang link na aking pinadala sa ating group chat. Ang susunod nating aralin ay tungkol sa konsepto, dahilan, epekto at pagtugon sa inflasyon. Siguruhin tumutok sa ating edukasyong panghimpapawid. Apanatics, unlimited ang knowledge. Tuwing araw ng Merkules, ganap na ikasampu hanggang 11 ng umaga. Dito lang sa 107.7, Kipanais FM, ang radyo ng mga estudyanteng numero 1. Alright, that's alright. Hanggang sa muli, ako ang inyong nakasama sa radyo. Ako si Teacher Leo. Oh yeah! Ng Quezon Panitian National High School. Ako ang inyong naging kagapay sa radyo na nag-iwan ng katagang sa Apanatics. Laging unlimited ang knowledge. Paalam! Sabihin at sumabay sa araling panlipunan. Ihanda ang isipan sa ating talakyan sa Apanatics. Unlimited ang knowledge. Alright, that's right. Halina tunghayan talakayang kapakipakinabang bagong kaalaman sa araling panlipunan sa Apanatics. Unlimited ang knowledge sa Apanatics. Okay. Every day. Hey, this is Bruno Mars. Hello, it's Katy Perry, and you're listening to 107.7 Ipanahes FM Radio, ang radyo ng mga estudyanteng numero 1. Ugaliing makinig sa 107.7 Ipanahes FM Radio, ang radyo ng mga estudyanteng numero 1. Huwag kalimutan mag-subscribe, hit ang like at notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong upload. Sumabay sa araling panlipunan. Ihanda ang isipan sa ating talakyan sa Apanatics. Unlimited ang knowledge. Alright, that's right. Halina tunghayan talakyang kapakipakinabang bagong kaalaman sa araling panlipunan sa Apanatics. Unlimited ang knowledge sa Apanatics.